November 12, 2023 at ang oras ay 7:47 PM. Ayan, maaga-aga pa pala. Okay. Una at higit sa lahat, ay nais ko munang pasasalamatan, no? Aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilululhati. Ayan, sorry kasi nawawala yung signal natin, okay? Pinapupurihan ko, pinasasalamatan ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa, okay? Ayan, mga minamahal kong kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung kanina po sa akin pagbablog ay naputol po kasi po unang-una, nag-expired na pala yung load ko. Wala kasi ako sa bahay. So, unlike na nasa bahay ako, I have my own wifi. And then, kanina kasi nag-expire yung load ko, tapos nagka-problema pa sa GCash, so hindi makakapasok yung load. Okay. Uulitin ko para sa mga minamahal kong mga kapatiran, no? Tungkol ito sa issue tungkol doon sa sinabi ko sa NFA, National Food Authority. Siyempre, doon sa ating mahal na Pangulo na nakikiusap ako bilang aba ninyong lingkod na itong ating mga minamahal na mga kapatiran na namamahala dyan sa NFA ay please, ko, pakihina, may kausap ako, no? Na ito ay mapagsabihan ng ating mga minamahal na kapatid. Minsahin na rin po na sa ngayon pa lang ay pag-ingatan yung mga nakaimbak ng pagkain kasi baka may posibilidad. Although na mayroon tayong illness na sabi, pero minsahe kasi ito ng, by spiritual na magkaroon ng mga biglaan, mga pagbaha. So, kanina maliwanag ang minsahe tungkol sa mga establishmento ng NFA. Okay, pangalawa, yung DENR natin para sa mga mahal na mga kapatiran ng mga nandyan sa DNR, paki-double check lang po yung ating mga kagubatan, okay? Kasi malaki po ang responsibilidad ng ating mga taga-DNR para dyan sa kagubatan, okay? Dito na tayo sa part 3, no? Okay, ito naman ay tungkol po doon sa lumalabas na issue, pero ganun pa man, ito'y may kinalaman ka te Helen Abdulrajak, no? Na may nakakarating kasi sa akin with matching my picture. Buti na lang, ang ganda ko doon. Thank you. No, buti na lang, maganda ko doon. Charot. So, para doon sa mga nagpapadala sa akin, okay, thank you so much, no? Thank you so much sa inyong concern, no? Na according doon ay si Ate Helen Abdulrajak ay pinaratangan ang aba ninyong lingkod ng isang terorista, kabal, illuminati, higit sa lahat, pinaratangan ang inyong abang lingkod na something just like na nagde-death threat ako sa royal family, kuno, sa mag-asawa, kuno, mga king and queen, kuno, no? So, Ate Helen, okay ka lang po ba, Ate Helen? Mantakin mo, silidimin, pagbintangan mo na parang may death threat, tapos yung mga barn na yun, ano ba yun? No? So, alam mo, Ate Helen, ang laki ng problema mo, pero ipagpaumanhin mo, ha? Kasi, pinag-aralan ko eh, so parang may drama, no? May drama ang dating, parang pa-victim effect ang dating. Kasi alam nyo kung bakit ko nasabi na may pa-victim effect? Kasi nga po, di ba nung September 11, with pangalanan na natin, no? With matching UTEC, doon sa September 11 sa Philippine Arena na kesyo ganito, magre-release na, kesyo ganito, ganyan. And then, pumalpak ng September 11, no? Ko, pakihina! No? Pumalpak ng September 11, ang nangyari, nag-deny na magkakakilala kayo, pero, no, nawala kayong kinalaman doon. Pero may lumabas na mga ebidensya na kayo ay magkakilala. Oh, wait, matching picture pa ba kayo ba? Tapos ngayon, itong mga nangyari ngayon, Ate Helen, ganito na lang. Marami po ang mga tauhan ninyo
no? Hindi lang po yung tawag, hindi lang po yung pinara, hindi ko alam kung sino yung taong kinukunik mo sa akin. Tapos meron pa sa Isabella. Ano bang ginawa mo doon sa leader mo si Isabella, no? Ginawa mo siyang dato, syempre yung tao proud, no? Pero nung nagkaroon ng problema, ano po bang ginawa ninyo, no? So, hindi niyo po inalalayan, no? Marami po kayong leaders. Ako po, nagbo-vlog man po ako, hindi para manghikayat na I am the queen, I am ng ganito. Ang lagi kong sinasabi, purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. Ngayon, Ate Helen, kung meron kang problema, kung meron man pong death threat sa'yo, I promise, hindi talaga slidimin yan. Isipin mo na lang, paano ka hindi magkakaroon ng death threat sa buhay mo? E di ba ikaw galing sa bibig mo, sinasabi mo, pampugutan mo ng ulo yung mga nasa Malacanang, no? Correct me if I'm wrong sa mga viewers, you have a vlog, no? Na hanggang ang presidente natin ay ganito na lang, kasi ganito na lang. Ate Helen, no? Ito na lang po ang masabi ko, no? Harapin nyo na lang po ang mga taong pinangakuan ninyo, no? Kasi si Lidimin po, kung mayroon man pong pagkukulang, kung mayroon man pong mga lapses, yun po yung tipong mga nautangan ko na hindi ko agad nabayaran. Pero wala po akong pinangakuan na magpa-ID-ID, tapos maghingi ng pera, kasi lahat man ho ng taong tumutulong sa akin, no? Haba ng alistahan ko eh. Oh, ay nililista ko po yan. Ibig sabihin, si Lidimin may obligasyon. Ngayon, wag po kayong humanap butas kung hinahanapan man kayo ng tao ng release. Kasi kayo naman po ang nagki-claim niyan, kayo naman po ang nagsasabi ng ganyan. Hindi naman po si Lidimin, tapos pagbibintangan niyo kung ano-ano, mantakin mo sasabihin doon na mayroong ano. Ayan, mantakin mo, no? Ikaw, ano po bang ginagawa nyo? Nanghihimo kayo, silitimin po, hindi po nanghihimo. Lalo na pag yung tungkol sa mga kaguluhan na yan. Kasi alam mo, ilang sasabihin na ikaw ay maka-Diyos, ano ba ang nakalagay dyan sa banal na kasulatan? Igalang natin ang ating pamahalaan. So baka naman kasi dahil nagulat kayo, no? Bakit biglang nanahimik silitimin, no? I am Princess. Ayan, na-stop ako kasi yung signal, no? I am Princess GM from the bloodline of the Lion King. Purihin ang nagsugo sa akin at hindi ako bilang isang sinugo. Ano ba kasi ang sinabi ko sa iyo, Ate Helen? Alam ko kung ano ang kulang sa iyo. Mga viewers, kayo ang lalo na sa mga nagsubaybay sa akin, no? Ano ba ang sinabi ko? Ate Helen, alam ko kung anong kulang mo. So I am willing to help you. Pero anong ginawa mo? No? Nung nakaraan, ganun din. Pinahiya ako, kaya ang pinahiya mo sa video chat. Remember? Kasi ang sabi mo, isang Princess Jasmine, binililibakan ng Batangas. Tapos binanatan mo ko nung nag-video tayo. Kasi diba, mayroon kang kailangan, diba? So, Ate Helen, mismo sa hanay mo, sinasabi ko sa'yo, no? Marunong kang makiramdam, no? Ano bang sinabi ko sa'yo? Naging neutral ako. Ako, sabi ko, hanga ako sa katapangan mo, no? Wala akong masabi, no? Pero, yung dating na sinasabi mo na, ito na ba yung sinasabi mo? Na kapag hindi sumunod sa iyo, ay pampugutan nyo ng ulo? Dahil kung hindi mo magawa ang trabaho mo, ay kakainin yung utak mo? Ate Helen, yan ba ay masasabi natin na pinakadus ng kaliwanagan yan? No. So ako, para sa mga minamahal kong mga kapatid, katulad ng sinasabi ko, Ate Helen, hindi ko kasalanan kung ang mga leaders mo, mga members mo, ay sila man, mantakin mo, halos lahat ng friend list ko. Diba? Meron kang tauhan na ipang-chat-chat yung mga friend ko na i-unfollow ako. Hello! Halaka! Si Lidimin, hindi man naghihikayat na, uy, lumipat kayo sa akin dito kasi magre-release ako ng ganun. Ang aba ninyong lingkod ay ginagawa ng abot ng makakaya na lahat tayo ay magkakaunawaan. Kaya, di ba sabi ko sa'yo, Ate Helen, alam ko ang kulang mo. Alam mo kasi, makakapagsinungaling ka sa sarili mo.
sa ibang tao, pero sa sarili mo, alam mo ang buong katotohanan. Okay? Tapos pagbibintangan mo akong terorista, hala, pagbibintangan mo ako ng kabal ng mga Illuminati, tapos lalo na pagbibintangan mo ko na parang may threat sa inyong mga royal family, hala! O pag-isipan mo daw kung sino ang may, sino ang maraming sinasabi, no? Sino mga gumagawa ng ano? Bakit sa palagay mo ang mga yan tatahimik lang? Hello! At saka kung tungkol sa mga release-release na yan, sa lahat ng mga minamahal kong kapatid, walang release. Okay? Ngunit, subalit, datapat, meron tayong mahalagang dapat gagawin. No? Ito ay mga paghahanda sa mga hinaharap. No? At saka, di ba, biglang nanahimik si Lidimin? Delikado. Hindi dahil sa delikado na ako may mga banta doon sa mga people. Alam nyo kasi, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan na ang kumikilos, kapangyarihan niya, Ate Helen, ang nag-iisang Alpha Power Omega, ang nag-iisang Apo, hindi si Apo Lakay, hindi si Abran, no? Dahil, kailan pa kaya marunong gumawa ng ginto ang tao, no? So, alam mo, Ate Helen, alam mo kung sino ang kaaway mo? Sarili mo, magpakatotoo ka na lang. Huwag ka nang mandamay ng ibang tao, no? Huwag ka naman dami ng ibang tao kung talagang, kasi ikaw doon sa vlog ko, sinabi ko naman sa iyo, I am willing to help you, no? Do you remember nandoon kay pangalanan ko na sa tikling? Ah? Do you remember kasama si tatay, si Lolo Renato Umanya? Di ba nandoon ka, nakiusap ka? Ako at Helen, ano bang sinabi ko sa iyo? I'm going to Mindanao first kasi ganito, ganyan, ganyan. No, nandito ako sa Mindanao that time na yun, kinausap ko ang tauhan mo. Anong sinabi ng tauhan mo? Lahat ay kailangan ko munang sasabihin sa iyo at dadaan. Hilar, mga confidential ito, no? Tapos, hindi ko alam, marami ng mga salita against na kesyo sinabi ko. At Helen, kahit sino naman, naturingan kang Reyna. Tapos ganyan palang asal mo, madali ka lang pala mabilog ng tauhan mo o tingnan mo ngayon, no? Isa pa, biblically speaking, mga viewers, makinig kayo ha. Biblically speaking, nakalagay kasi dyan sa Bible, kung nasa matuwid ka, no? Kung nasa katotohanan ka, maging ang iyong mga kaaway, ako kasi wala rin naman akong tinuring na kaaway eh, ay yan ay lalapit sa iyo. Alam mo kung bakit? Ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang kapangyarihan niya, ang kumikilos. Because kung si Lidimin lang, wala rin naman ako magagawa. No? So, ang kumikilos sa atin ngayon ay ang kapangyarihan ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Kaya nga, di ba sinasabi ko, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinusugo. Maraming salamat maging sa apat ng elemento ng daigdig, elemento ng apoy, hangin, apoy, tubig, hangin at lupa at sa apat na direksyon ito. Kaya, alam mo Ate Helen, no? Naawa man ako sa iyo kasi alam mo kung bakit nakita, alam mo ito mga televiewers ha. Alam niyo sa totoo lang kung bakit naawa ko kay Ate Helen? Biktima siya. Biktima siya yung sinasabi ng mga ka-Marcos-Marcos. Ha? Biktima siya ng mga diyan sa mga account na 'yan. So in fairness naman kay Helen, nandun yung pagsusumikap niya. Pero katulad ng sinasabi ko, marami kasing nagsasalita that I am. Kaya lagi ko hinahalimbawa ang cellphone, no? Pareho tayo ng unit ng cellphone. Like for example, no? Samsung 125. Halimbawa lang yun, ha? Ngayon, ako bilang si Lidimin at saka si Lady Gaga, sabihin man natin, ay parehong nawalan ng cellphone. Ngayon, napulot ito ni Kordapya. Paano mapatunayan ni Kordapya na kung sino ang tunay na may-ari, si Lidimin o si Lady Gaga? Dahil sa pamamagitan ng PIN code. Same with our situation. Maraming nagsasabi, akong signatory, akong bla bla bla. Kaya si Lidimin, no? Ang sinasabi ko lagi ni Lidimin, ang tunay na pagiging ako ay resulta ng aking gagawin. Okay? Hindi man ako nagsabi that ako, no. Pero lagi kong sinasabi that I am from the bloodline of the Lion King. So pag sinabi mo from the bloodline of the Lion King, alam nyo na yan. Meron akong isishare sa inyo. Kasi diba, yung vlog ko nung nakaraan na
mantakin nyo, ang central bank, no, may mga pagkakataon na nagpapalit siya ng logo, but never ang PNB, because ang PNB ay manatili siyang agila at saka layon. Ngunit subalit natapat, kapag oras na mag-i-implement yan, mawawala na yung agila at manatili yung layon. No? Bakit kaya? No? So, nagpasalamat ako at purihin ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Ano ang nangyari sa Maharlika Fund Investment? Nagkamali ba si Lidimin? Na walang magre-release dyan? Nagkamali bang abanin yung lingkod? Ang tanong, bakit kaya? No, ano kaya ang mayroon dyan? Ano kaya ang may sikreto? Pero alam nyo, mga minamahal kong mga kapatid, lahat yan ay para sa atin. Sumunod lang tayo sa kalooban ng Panginoon. Hindi yung ating mga sarili, kasi lahat ng mga yan ay nakaprogram po yan. Okay? At di ba pangako ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan? Ibabalik ko lahat ng mga kayamanang matagal ko nang ipinagkaloob sa inyong mga ninuno. Oh, napakaliwanag yan. At doon sa kawikaan, huwag ninyong babaguhin ang matagal na, no, na nilagay ng mga palatandaan ng ating mga ninuno, dahil aagawin niya ni Yahweh at ibabalik niya ito sa mga ulila. Napakaliwanag po yan, no? Hindi ko po salita yan. Ito ay pinapaalala ko lang through, no? Through the Bible. Basahin niyo dyan, mga mahal kong kapatid. Ang aba ninyong lingkod, alalahanin nyo, wala itong simbahan na itinatayo. At lalong walang foundation, at lalong walang organization. No? Kasi yan ay benefits for the people of Maharlikan. So, bakit walang IBID? No? Eh, bakit yung mga kapatiran nating mga Badyaw? Paano yan? Kaya walang IBID, ibig sabihin, hindi ba sila anak ng Diyos? Hmm? Kaya kanina, nagpasalamat ako sa mga minamahal nating mga kapatid, no, sapagkat tumawag sila. So kanina na-touch ako kasi ang dami nila, no, sobrang dami nila. Na-surprise ako, sa totoo lang, na-surprise ako kasi nagsabi sila, nagsusumama ulit din, Min, baka pwedeng kami dyan, ganito ganyan, magpa-member. Wala pong member dito, okay? Ang kailangan lang dito, sumunod tayo sa panukala ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Unang-una, syempre, no, iisa lang kasi ang Diyos eh, di ba? Pangalawa, marunong tayong rumispeto sa ating kapwa. Marami po yan, no? Yun yung tinatawag ko, di ba? Alam nyo yan. Na dati nga, lagi na lang silang nagbabangay. O ngayon, nanahimik, di ba? O, dati lagi silang divine world, divine government. O ngayon, kay binasag ni Lidimin, nasa ng divine covenant? So, nawawala pa rin si God kasi ang mga sarili, no, ang itinataas. So, purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo, kasi kahit papano, maraming namulat doon sa bagay na yon, no? Basta para sa mga minamahal kong mga kapatid, wala ho talagang release, no? Hanggang the end of this year. Pero, ngunit, subalit, sabi ng butiki, oo. Pero, ngunit, subalit, datapat, meron tayong mahalagang gagawin. Kasi nasa Diyos ang awa, nasa taong ang gawa. At bilang kanyang mga lingkod, hindi po ipapahamak ng Panginoon yan. No? Kaya Ate Helen, ako Ate Helen, wala po akong galit sa'yo. Okay? Ito sinasabi ko sa'yo, Ate Helen, hindi po na natakot ako sa'yo. Hindi po. Kasi hanggat maari, hanggang sa kahuli-hulihan, maakay ka. No? Na maano ka, kasi yan po kasi ang yan po kasi yung instruction na nawa manaig ang pag-ibig, kapayapaan sa bawat isa sa atin, no? Kasi kung talagang anak tayo ng Diyos na sinasabi, unang-una, ano ba ang sinasabi ko? Nawa ang espiritu ng katotohanan, ang kapatawaran, ang pag-ibig, no, ay manaig sa ating mga puso. Ano ba ang sinasabi ni Lidimin? Lahat ng anuman ang nakaatang sa bawat isa sa atin, lalo na yung sinasabing may mga kinagampanan, lahat yan ay sukatan din sa atin yan, no? Kung tayo ba ay manatili ang ating mga paa sa lupa o ipagmamalaki natin ang ating mga sarili, no? Kaya lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala ay sasalain pa. No? Kaya Ate Helen, no? Kahit pa paano, no? Tinitingnan ko eh, pinag-aralan ko yung mga vlog mo. So, isa lang naman ang masasabi ko sa'yo eh.
biktima kayo dahil sa mga accounts na yan. Ano ba ang pinakaugat? Ano ba talaga ang sanhi ng lahat? Di ba tungkol dyan sa mga kayamanan, tapos kapangyarihan? Ate Helen, alam mo, hindi lang po ikaw ang biktima dito. Biktima ka ng mga tao katulad ng sinasabi mo na kasi yung nag-live ka about sa yung certificate na hawak mo, ano bang sinabi ko? No, kulang. Kaya nga sabi ko, Ate Helen, nag-vlog ako, Ate Helen, handa akong tulungan ka. No? Kahit marami, pero talaga nagmamatigas ka pa rin talaga. Ayaw mo talagang tumanggap ng katotohanan. Pero, ang the real Sultanate of Sulu, very humble, no? Ayaw ni pag-usapan yung mga tungkol sa mga kayamanan kasi naging sanhi ng mga kaguluhan, no? Ang sa kanya ay unang pag-uusapan ang kapayapaan sa bawat isa, unity, love. Yun yung sa kanya. No? Nag-ano yung pusa ko. Okay, may tumatawag kasi, sorry ha. No? Sino ba itong tumatawag dito? Actually, mga chat ito eh. No? Ay, naku, sandali. No? Hindi ko ano na ito. Sandali ah. Oh, Diyos ko, Lord, na-interrupt ako. No? Hala, sige lang. Naku, ayun na talagang tumigil. No? Eh, sino ba to? Sandali lang, ha? Ayan, ipagpaumanin mo ninyo po kasi may tumatawag. Ito po yung mga, hindi ko alam kung sino tong mga taong ito, no? Kasi nagmamakaawa, no? Nagmamakaawa sila kasi nakakaawa yung mga leaders. Ate Helen, mga tauhan mo ito, no? Nakakaawa ang mga leaders nyo kasi yun nga, ito na. Nagkamali ba ako sa vlog ko? Nagkamali ba ako sa paalaala ko nung nakaraan? Ate Helen, no? Huwag ninyo akong pagbuntungan, no? Ako po bilang isa sa mga gumaganap sa kasalukuyan, no? Ay ginawa ko lang ang aking abot na makakaya para gampanan ko ang aking trabaho. Ganun pa man, alam ko na bilang nasa system, nakikita ko kasi at nauunawaan ko ang sitwasyon. So, kayo, hindi lang po si Ate Helen eh, pati yung iba nating mga kapatiran. So, ayan na, nangyari na. The damage is done. No? So, huwag niyo pong isisi sa akin. Tapos, anuhin ninyo ng mga terorista ako. Hello! No? Hala! Tapos, sasabihin mo, ano, ikausap mong ano ng royal family sa ano eh. Kausap ko eh. Ang sabihin, baka naman sasabihin niyo kasi bigla ako na nahimik, 'di ba? Kukuha kayo ng masasabi ninyo kasi dati-rati katulad noon, the game of general and the game of throne. Oh, tapos nagulat ako. Tawa ko ng tawa. At talagang inangkin mo ah na ikaw ang nanalo sa game of throne, oh. 'Di ibig sabihin, no? Eh nakikipagkompetensya ka rin at nakikipaglaro ka rin. Ate Helen, tama na. No? Ate Helen, tama na. Huwag na po nating idamay ang ibang tao, okay? Kung talagang lingkod ka ng Diyos, kapayapaan, no? Mantakin mo pati sa gobyerno, galit na galit ka, no? Pagdating naman ng gobyerno, simple lang naman yan, Ate Helen, eh. Kung ikaw talaga yan, eh, alam mo kung anong dapat mong gagawin. Silitimin, hindi man kaaway ang gobyerno. Sa mga kabundukan, hindi man kaaway ni Lidimin. Oh, noong isang gabi, tinawagan ako, kinumusta ako. O kayo, kumusta kayo dyan? Okay lang, madam. No? Okay lang, princess. Susunod kami sa'yo kung anong sasabihin mo dahil gusto na rin namin mapayapa, gusto na rin na maging maayos sa mga buhay. Oh,
Kasi, alam mo kasi, Ate Helen, kung bakit? Biblically speaking po kasi yan eh. Kapag nasa katotohanan ka at nasa katwiran, ang Diyos, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang kikilos ang kanyang kapangyarihan na maging ang kaaway mo ay aamo sa'yo. Pero kung tutusin, hindi ko man tinuring ng mga kaaway yan. No? O, ngayon, kasi nanahimik ako, di ba? Kaya, baka kumukuha lang kayo ng idea, tapos bigla ka naman mag-vlog na ganito. Ay, naku, Diyos ko, Ate Helen, tatawad, no? Para sa lahat, hindi lang po sa grupo ni Ate Helen, para sa lahat ng mga members ng mga foundation, magdi-December na, karapatan ninyong mga members na bigyan sila ngayon ng taning ang nasa likod ng inyong mga kinabibilangan foundation kung ano ang assurance ninyo sa sinasabi nilang release, 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 release hanggang kayo ay mainis. Kaya sabi nga ni Lidimen, bala ko nang magtayo ng hardware at puro pako ang aking ibebenta. Yung pinakamalaking pako, kasi alam niyo kung bakit? Kung noon, tatlo lang ang ipinako, baka ngayon, maraming ipapako. Okay? So, real talk lang tayo. But anyway, Ate Helen, hindi lang sa Ate Helen, no? Hangad ko pa rin, no? Na ang bawat isa sa atin ay manaig ang pag-ibig, no? Kapatawaran, higit sa lahat ang kababaan ng loob sa bawat isa sa atin. Okay. Sir Juanito Resurrection, Marasigan, tapos na po yung tela na pula, ipagpaumanin ninyo ha, hindi ko na no kasi nagkaroon po ng mga emergency meeting, sa totoo lang po, katulad ngayon lang ako nakaligo, sobrang pagod talaga, pero kinabahan ako nung nakaraan, bakit sa sobrang pagod, no, kasi mainit din nung nakaraan, para kong mahilo, no, para kong mahilo, pero siguro sa sobrang lang din talagang pagod, no? Sikapin ko po bukas, ha? Tapos okay na po yan, no? Ipagpaumanin nyo talaga kasi excited ako, syempre excited ako na loobin ang kataas-taasan na maganap, no? Maganap yung dapat maganap na bilang silidimin, ang aban ninyong lingkod, at bilang paggalang sa ating pamahalaan, lalo na sa mahal nating PBBM, ay maging maayos ang lahat. Excited po ako. At alam ng iba dyan kasi nag-transparent ako. No? Ganun po si Lidimin, transparent. Hindi yung para lang talagang sabihin na bida ka, so ang hirap, no? Basta para sa mga minamahal kong mga kapatid, sikapin natin na mga manatili ang ating mga paa sa lupa, higit sa lahat, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang ating pupurihin, dadakilain, luluwalhatiin, no, ating pasasalamatan, at hindi ang ating mga sarili ang ating itataas. Okay? So, Ate Helen, may time pa, no? May time pa, no? At, whatever it is, no, ang mahalaga, no? Ang mahalaga ay makahingi ng tawad sa Panginoon, no? So, ang Diyos kasi maghuhusga sa atin, hindi ibang tao, eh. Hindi din si Lidimin, no? Hindi eh. So, siya pa rin, no? The Alpha Power Omega, okay? Siya ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Ano man ang pagpaplano ng tao, siya ang mapagyari sa lahat ng bagay. Kaya ako, lubos ako nagpapasalamat at ramdam ko kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng inyong abang lingkod. Kaya, nagpapasalamat din ako sa mga tao na tumutulong sa akin na mag-pray ka lang. Alam mo, may kailangan ka, pray ka lang, no? So, minsan, may mga prayers tayo na minsan pakiramdam natin. Hindi tayo sinasagot ng Diyos, pero kung tutusin, mas may magandang plano ang Panginoon sa atin. Okay? So, ganun yon. So, excuse me, no? So, tingnan nyo, inuubo-ubo na ako, no? At saka isa pa, sinisikap ng aba ninyong lingkod. At ulit ha, Cagayan de Oro, medyo ingat kayo dyan kasi yung sinasabi kong tidal wave. Kaya, para doon sa minamahal natin, no, na pamahalaan, sa NFA po, please lang po, make it sure na safe ang ating mga bodega, no? Kasi, although na mayroon tayong El Nino issue, pero may mensahe kasi na may mga bigla ang daluyong ng tubig, no?
So, oh my God, I can't imagine, no? So, yun yun. Kaya nakikiusap ako sa mga minamahal nating mga kapatiran dyan sa NFA. At saka syempre sa ating mahal na Pangulo, PBBM, kasi siya ang mas may karapatan para paalalahanan ang ating mga mahal na kapatid na naka-assign dyan. Mensahe po ito, okay? Alalahanin natin ang karunungan na nagmumula sa pinakadiyos ng kaliwanagan ay higit pa sa 10 hari na magagawa at higit pa sa 9 na magagawa at higit sa lahat, ang karunungan na nagmumula sa pinakadiyos ng kaliwanagan, ito ay nagliligtas ng kapahamakan. Okay? So, maraming salamat sa inyo mga minamahal na kapatid, no? Tingnan niyo si Lidime, no? Wala bang ano, minsan talaga nagagalit na rin ako dahil, alam niyo, lalo na pag nandyan, no? Maalala ko lahat ang sinasabi ni Kuya Emmanuel, so, ipagpaumanin ninyo kung may mga wika na hindi karapat-dapat sa inyong pandinig, no? At swerte yung mga naglilihis sa akin, charot. No, swerte yung naglilihis sa akin, charot. Okay, so nagpapasalamat ako muli sa 4 na elemento ng daigdig dahil ramdam ko sila, no? At maraming salamat sa mga ibang mga nilalang, no? Lalo na sa ibang planeta. No, sapagkat nandiyan lang naman sila, no? Kaya lagi kong sinasabi noong kasagsagan na masyadong issue yung tungkol sa divine government at divine wealth, nawawala ang divine covenant. Kasi ang divine covenant, that is the covenant between the creator and the creation. Okay? So habang nagbo-vlog ako, ayan na naman ang mga kaibigan natin na mga taga ibang mundo. Daira won, dai zila wo, gada kada kana ira. Tai shen la lafra, kantai kita sena. Li shen chono, yara won to isun sena lafra, isun sena ya. Tai yara won, tai hira la, shida ko kai shisen. Ya, chin sena mon, li shen jan wo. Alam mo habang nagbablog ako, ang mga friendship na mga ibang mga nilalang, ayan. Eh, gusto yata, baka gusto niyong mag-vlog na rin. Ipagpatawad niyo po. Ay, Lord, patawad. Kayo naman kasi, pasaway kayo eh, no? Tapos nung one time, naligo ako sa labas, pinatay ko na yung faucet, biglang nagbukas, no? Ay, alam mo yun, siguro naglalambing lang, no? So, maraming salamat at ipanalangin natin ang bawat isa at silidimin, no? In my side, ano man ang katagumpayan ng ibang kapatid ay masaya ako para sa inyo. Basta ang palala ko lang ay purihin natin ang nagsugo, hindi tayong mga sinugo. Huwag tayong mag-claim na ganito dahil tayo ay instrumento lamang, no? At para sa mga minamahal kong mga tribo, no? Ito sasabihin ko sa inyo, huwag kayong mag-alala sapagkat dyan po talaga sa instruction, no? The letter of instruction, no? Tribo talaga ang nakalagay dyan. Ops, stay ka lang. Medyo may nagsamantala dito. Nakatanggap ako ng report kaganina. Yung iba na mga pasaway dyan, ginamit, gusto na naman gagamitin ang mga tribo. Mga minamahal kong kapatid na mga tribo dyan, iba't ibang klase ng tribo. Ito lang ang masasabi ko. Wala po kayong dapat babayaran na about sa mga ID-ID na yan. Wala po tayong babayaran. No collection fee. Okay? Wala po. Kung sakasakali man si Lidimin ay nangungutang, hindi po nangunguliksyon. Sabi ko nga sa inyo, kung mayroon man pangako si Lidimin na hindi o napapako, yun yung pagbabayad sa utang na hindi ko agad nababayaran. Pero hindi po yung sinasabi na bukas mag-release tayo. Hindi po. No, aminado naman ang aban ninyong lingkod. Kaya nga, nagpapasalamat ang aban ninyong lingkod dahil sa mga pangunawa ninyo at sa mga tulong ninyo sa akin. Dahil ang aban ninyong lingkod ay nagpakatotoo lang. No? So, tingnan ninyo dyan. No? Basahin nyo ulit sa Romans chapter 16, verse 17. No? Basahin nyo yan. Alam nyo, pag nagbabasa kayo ng Bible, kahit sabihin ng iba na gawa lang ng tao yan, pero mas may matutunan tayo. Okay? Unlike yung pag mag-ano tayo sa mga bagay-bagay sa about sa mga, like for example, sa
ibang mga social media, iinit lang ang ulo natin, no? Iba pag yan ang inaano natin. So, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, at peace be with us, no? Nawa ang espiritu ng katotohanan, ng katwiran, ng kapatawaran at pag-ibig sa bawat isa ay manaig. Love conquers at all. Okay? So, sa mapagpalang, magandang umaga. Gabi pala, sorry, no? So, magandang gabi po sa inyong lahat.